Sa gitna ng modernisasyon, nananatiling makaluma ang pamumuhay ng mga katutubo at mga residente ng Tawi-Tawi. Buhay na buhay pa rin ang tradisyonal na paggawa ng malalaking bangka na mano-manong hinuhulma mula sa malalaking troso. May report si Chino Gaston. Mula noong panahon pa ng mga sultan, sentro na ng buhay ng mga taga-Tawi-Tawi ang napakagandang karagatan ng probinsya. Kaya ilang siglo na ang tradisyon ng paggawa ng barko rito. Pangingisda at ang barter na dala ng mga barko ang ikinabubuhay ng mga taga rito. Gawa pa rin sa kahoy ang mga barkong gawa ni Ahmed na kung tawagin ay lansa, singtaas ng 4 na palapag na gusali at kayang magsakay ng mahigit 500 tao. Mano-mano ang pag-ukit at paghulma sa mga trosong sinlalaki ng poste. Sinulid na nilagyan ng alkitran pa rin ang pang-waterproofing ng barko. May drawing ba kayo? Wala. Saan? Saan mo lang? Oo, sa utak lang. May mga anak ko ba kayo na pasaan? Yung magawa ganito? Wala. Bakit? Ay, hindi ko. Mahirap. Mahirap isipin, hindi sila marunong. Sa sobrang laki at detalyado ng pagkakagawa ng barkong ito sa Tawi-Tawi, mahirap isipin ang gumagawa nito ay hindi gumagamit ng anumang plano, drawing, o di kaya heavy equipment. Isang tradisyon na natutunan niya raw mula sa kanyang mga magulang at ibig niyang ipasa sa susunod na henerasyon. Sa Panguan o Malamanok Island na pinakadulong isla ng bansa bago ang bansang Malaysia, natagpuan ko ang isang grupo ng mga Badjaw o Sea Gypsies. Hindi sila nagbibilang ng oras, araw o taon, kaya karamihan sa kanila hindi alam kung gaano na sila katanda. Ang mga kabataan hindi rin pinag-aaral dahil bukod sa palipat-lipat ang mga Badjaw, naniniwala silang ang kaalaman lang tungkol sa karagatan ang kailangan para mabuhay. Ang kanilang mga bangka nagsisilbing kanilang bahay. Nambabiyasa kumangusto bang sarka may saan ba mag-itambaha. Sa karagatan, nabubuhay ang mga Badjaw mula sa mga taklobo na binibilad at binibenta hanggang sa mga yamang dagat na kanilang kinakain. Five fingers o kahanga sa salitang Samal ang tawag sa mga shell na ito na nabili natin kanina sa mga batang Badjaw. Kasi naman ngayon, lulutuin natin para kainin kasama ng mga tropa ng Marines. Sa hinaharap, maaring mapalitan na ang mga lansya ni Mang Ahmed ng mga gawa sa bakal at fiberglass. At maaring mamalagi na rin sa mga eskwelahan ang mga kabataang Badjaw kapag narating ng serbisyo publiko ng pamahalaan. Kaya itinuturing kong pribilehyo na masaksihan ang makaluma nilang paraan ng pamumuhay bago ito tuluyang mawala sa pag-usad ng panahon. Chino Gaston, GMA News.